Hello. Kumusta mga idol? Kumusta yung buhay natin? Laba lang tayo idol, laba. Medyo naubusan na tayo ng ating susutin. Alam niyo mga idol, habang naglalaba tayo, kwentuhan tayo, kwentuhan. Matagal-tagal na rin ako na dito, malayo sa pamilya ko mga idol. Nakasanayan ko na rin itong ganitong buhay na lahat ako naghahanda para sa sarili ko. Dahil kasi sa amin kasi sa kahit saan kami basta kasama ko yung mag-ina ko, bihira lang ako maglaba kasi yung aking mahal na asawa naglalaba yun, masipag yun maglaba tsaka masipag magluto. Lagi niya akong pinagluluto kami ng anak ko. Tapos minamasahin niya kami ng anak ko rin. Kaya ang tapang ng amoy ng sabon. Kaya marami akong namimiss sa aking asawa at anak na magkakasama kami. Kaya sana mga pagkatapos nitong ilang buwan ay magkikita-kita na rin kami awa ng Diyos. Magkakasama-sama na rin kami awa ng Diyos. At pag kinawaan ng Diyos na kami ay makapagdagdag ng aming farming, yung malaki-laking farming, sana all. Ay, doon namin hugutin lahat yung aming mga pangailangan sa aming pang-araw-araw, sa pag-aaral ng aming anak. Ay, sisipagan ko na mapaunlad namin ng aking asawa ang aming binubuong farming. Sana all. Sana all. Ito talaga yung mahirap sa ano, sa OFW. Solo-solong katawan ka lang dito sa ibang bansa. Solo mo maglaba. Solo mo magluto. Solo mo pag... Lalo na nga yung darating ang taglamig. Solo-solo mo yung lamig. Wala kang kayakap sa gabi. Buti pa yung asawa ko, kayakap niya yung anak ko. Pag gabi, malamig. Sana ako. Kaya kayong mga nandyan sa Pilipinas, nako, bago kayo umalis sa tabi ng pamilya nyo ay isipin nyo muna ng maraming bisis. Kung kaya nyo ba ang lungkot, kaya nyo mag-isa, at sana pag umalis kayo ng Pilipinas, buo ang pamilya nyo. Pagdating nyo ng Pilipinas at magpo-for good na kayo, buo pa rin ang pamilya nyo. Sana all. Oh.
pangarap ko sa buhay ko. Sana marami akong kaibigan. Sana all. Ang pangarap ko sa aking pamilya, mapagtapos ko ng pag-aaral ang aking anak, mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang aking asawa at anak. Sana all. Ang pangarap ko sa akin, titira na lang ako sa bundok, magtatanim na lang ako ng mga gulay, prutas, at kung ano pang mapapakinabangan namin ang aking mag-ina. Sana all. Kaya kayong mga nangarap ng mag-OFW, kumuha lang kayo ng puhunan. Tapos uwi na kayo. Huwag na kayo bumalik. Lalo na mahirap. Katagpo kayo ng mga amo na malulupit. Gawin nyo na lang kaming mga... Tingnan nyo na lang kami. Na kahit mga nakangiti kami. Pero hindi nyo alam pagka... hindi kami nagbi-video. Siyempre kailangan pag nag-video ka masaya. Pangit naman kung mag-video ka na malungkot ka, di ba? Ano na lang sasabihin sa inyo mga tao? Sasabihin sa iyo para kang si Kiko payak-iyak. Sana all. Party-arty. Ay nako Kiko. Sana all, hindi ka na makalusot. Sana all, lahat ng mga senador na wala namang ginawa sa bansa, kundi pumuti na yung buhok sa kaupo sa Senado, wala namang, ano naman ba yung nabuo na ano nyo dyan sa Pilipinas. Palitan na lang kayo. Sana all. Sana palitan na lang kayo ng mga bago. May mga bago dyan, maayos siguro yan. Tsaka... si Pacquiao, gano'ng mga ampan niya Pacquiao kasi hindi ka mananalo. Kasi kung sa akin lang, sana all. Hindi ka makakalusot kasi noon nga sobrang sikat mo sa boxing. Sikat na sikat ka eh. Naging congressman ka pa lahat. Hindi nga kita binutoy. Lalo pa ngayon, simbaho ka na ng pantot sa amin. Lalong hindi kita ibubuto. Sabagay, mag-isa lang yung buto ko, pero yung pamilya ko, marami rin. Kukumbinsihin ko sila na hindi kayo buto. Kayo ni Isko. Kayo ni Isko Moreno, hindi ko kayo ibubuto. Buong pamilya ko. Sasabihin ko, huwag kayo ibuto. Tsaka si Lini. Kasi, siyempre, matigas na BBM tayo. Tsaka Duterte. Kasi nung nakaraang eleksyon, binuto ko yan. Hindi nga lang nakalusot si Bongbong Marcos. Kaya sana all. Wala nang umarte pa. Wala na yung mga payak-iyak pa sayo-sayo ninyo dyan sa stage. Sigurado na. Hindi na kami mag-iisip pa kung sino ibubuto namin. Kasi alam namin mas magiging maganda ang kinabukasan namin. Tuloy-tuloy na yung inumpisa ni Tatay Digong. Tsaka pag uwi namin sa Pilipinas, pag si Bongbong Marcos pa din, tsaka si Tatay Digong. Oh. Sana all, wala na mga mandurukot sa airport. Wala na din yung ano... manang haharang dyan ng mga bagahe para kunwari ikakarga pag hindi mo binigyan ng pera, kailangan bigyan mo ng pera. Sabagay, nagpagod din siya pero namumersa sa pilitan kasi pag hindi mo nabigyan yun, sasaktan ka pa nun, ganyan katindi. Ewan ko sa Pilipinas,
Ayaw ko kung bakit nagkaganyan ang Pilipinas. Pero simula nang maupo si Duterte, si Pangulong Duterte, siyempre nawala. Nawala yun. Malinis pa yung airport. Nagulat ako yung uwi ko eh. Yung si Duterte na yung naka... Si Tatay Digong na yung nakaupo. Ang linis ng airport. Tahimik. Marami naglilinis sa CR. Ariko. Kaya payapa. Payapa yung uuwi ng Pilipinas. Payapa. Sana all. Sige po mga idol. Salamat. Kung madaanan ninyo yung video ko na to, maraming salamat sa pagtsaga-tsaga ninyong manood sa aking munting video. Ingat po kayong lahat. Saan man kayo nandoon, mag-iingat kayo. Salamat sa mga lagi nanonood. Ay siya nga pala, shout out kay Lynn. Nakalimutan ko na yan, yung laging napunta sa video ko. Tapos, shout out ko din pala yung aking mga kasama. Si Bongski TV, si Tita Mami, Dix Miraflor, Tatay Ed, Rodrigo Pagaduan, si Sports and Entertainment, tapos si Ma'am Myla, si Amazing G Kayamans, tapos si Kuya Edy Manzano, tapos si tapos si Ma'am Katsky, si Ma'am Bing Panggoy, tapos si Ann, si Rose Ann, si Idol Elvin Alcaidi, tapos si Bitits, tapos yon mga idol, epiplex ko lang yung aming grupo ng Amazing 4J, Amazing 4J Guardians, Amazing 4J Guardians. Yan po ay poor community po yun. Kung meron po kayo mga extra mga sobra-sobrang mga salapi dyan na bukal sa loob ninyong ma-donate, pwede po kayo magpunta sa, hanapin nyo lang po yung Amazing 4J, Amazing 4 Guardians. Yun po ay yung kanilang advocacy po ay napakaganda. May sick din po sila, hindi po kayo maluloko at hindi mapupunta sa wala yung inyong mga idodonate. Dahil yun po ay pinamimigay din po nila sa mga kababayan natin na sobrang hikahos sa buhay. Maganda po yung kanilang advocacy. Katunayan po, matagal na din, siguro mga, ayun ko lang po kung may isang taon na sila nag-umpisa. Active po sila doon sa pamimigay ng mga donation. Pagkain, bigas, relief goods. Ngayon po kasi yung kanilang target ngayon ay school supply para sa mga bata. Kung hindi naman po karabisan sa inyo at wala naman pong pilitan, yun lang pong kusang loob na makapag-abot din po sa mga kakilala ko na makapanood nito. Kung gusto po talaga ninyo makapag-donate, kahit na po punting-kunti lang, maiipon yun, malaki din yun. Kami din po sama-sama, kami po ng mga member din lang po kami. Nagbibigay din kami kahit pa paano, yung kaya lang. Kasi alam niyo naman po, sa hirap ng buhay, alam naman natin na hindi basta-basta na magbunot sa bulsa, samantalang kailangan din ng pamilya natin. Kung may sobra lang po, maraming salamat po sa atin lahat. God bless po. Ay, habol pa po pala.
Shout out ko nga pala si kasama po yan sa mga bumubuo ng Amazing Four Guardians, si Ma'am Sharpie Vlog. Sorry po, naulit. At shout out po siyempre sa aking mga kaibigan na nandito sa Saudi at sa Pilipinas. At lalong-lalo na shout out ko ang aking mga magulang, mga kapatid at ang aking napakabait na asawa at anak. Huwag po kayo magbabago sa akin kahit na matagal tayong hindi nagkasama-sama. Darating din ang panahon, ilang buwan na lang at tayo ay magkakasama-sama din. Awa ng Diyos. At tuloy-tuloy na awa ng Diyos ito na magkakasama tayo doon sa aming sa ating munting bubuuhing garden. Ingat po kayo lagi. God bless po. At si Manay Gina, si Romil Alibong, Bay, Idol, si Buhay Isla, mga taga Coron Palawan po yan. Sila yung mga kaibigan ko doon na nagbo-vlog. Tapos yung mga Primitive Islander. Yan. Marami pa po sana akong mga kwan. Hindi ko lang iba maalala, nakalimutan ko lang. Ganyan talaga ako pag oras na ano, nakakalimutan ko sila. Mabait yan. Lagi yan silang napasyal doon sa mga video ko. Kahit na wala mga kabuhay-buhay yung mga video ko, napasyal sila doon. Flex ko rin yung aking laging sinusubaybayan. Si Kwentong Aswang. Tapos yung misteryo at katotohanan at misteryo. Tapos si Sir Carl yun yan, yung narrator. Tapos yung Beast TV. Tapos si Ate Milot na masipag mag-vlog, at saka si Ate Uday. Tapos si Bayabas Girl, tsaka si ano, si Palaka Girls. Masipag yan sila mag-vlog. Ay, kumusta po?